buko ko. Sensya na po, wala akong ang kilay ko ay kawawa ngayon. Huh? Ano daw? Hindi ko inaasahang isasama ako ni Ondong Praning sa aming lakad ngayon. Kasi bumuha kami doon sa aming supplier ng tempered glass. Actually, in order namin yun. Tapos, i-install namin yun maybe for Saturday sa bahay ng tito ko. Kasi yun yung gagamitin roofing para sa dining area nila. We thought abot siya ng 2 weeks pero mga ano lang siya. It took 8 days? 8 working days, I guess. Tama ba? 8 working days? Para makuha namin yung ano, yung tempered glass. Sinawagan kasi si Yundong Praning na dumating na raw yung order namin. Naluto na. Kasi, sa mga hindi nakakaalam, kailangan kasing lutuin ang tempered glass. Pero, yun is iba yung way ng pagluluto nila. Hindi yung mag-isa ng rekado ha na pagluluto ng glass. Iba yun. Explain ko sa inyo later kung ano yun. Sa ngayon, medyo mainit ang panahon. Baka uulan na naman mayang gabi. Kasi masyadong masakit sa balat at sa ulo ang init. Or baka siguro sa hangover lang. Red horse pa more! No, Bernan? Red horse pa more, Bernan? Ayaw ko na sa earth. Ay! Nako. Tingnan niyo yung kalangitan, mga kabuko. Nagbabadya na naman ang ulan. Nandito na kami mga kabuko sa una namin ng ano ng tempered glass. So, Ondong Praning. Siya yung papasok doon sa loob. Kasi one person lang yata. Ayun na lang talaga ako pasukin. siya na bahala doon. Yun, nakapasok na si Ondong Praning sa loob. Unfortunately, para medyo matatagalan siguro kami kasi ang time kasi ngayon is 3 PM, so break time nila. So we have to wait a little while para makabalik sila siguro, no? 15 minutes break time. So okay lang. Take time. Okay mga kabuko, ngayon i-load na kay Red Bullet yung mga tempered glass. Ayan si Ondong Praning preparing Red Bullet. Kasi kailangan kasi i-secure ng tali ang mga glass para hindi ito matumba. Sayang na sayang pag ito'y natumba dahil ito'y mababasan. Diba? Ito na po ang mga glass, tempered glass. Mukha lang siyang ordinary glass pero
Tempered glass talaga yan siya. Hindi yan siya basta-basta nababasag. Ano po? Load na po. May kuya. Ang glass. Kahit na pag-load ng tempered glass, dapat talaga maingat na maingat kahit hindi tapat nakamaan ang edges or corners ng glass kasi mababasag talaga yan into smaller pieces. Sinisecure na ni Yondong Praning sa magitan ng pagtatali yung mga glass para rin ano, hindi ito basta-basta move kahit pa may lupa kaning madaanan. Akala ng iba, ganun lang kadali i-handle yung mga glass pero actually hindi. So, you have to appreciate talaga yung ginagawa ng mga glaciers or sila yung tinatawag dito na glass installers kasi buwis buhay yung ginagawa nila. Si Praning, ilang beses na yan siya nasugatan. As in, hindi lang siya simpleng sugat. May instances pa nga na nakat yung leg niya tapos kita na yung buto. Pero tuloy pa rin ang trabaho kasi kailangan. Ako na lang yung nasasakan para sa kanya. Pinag-pray ko na lang talaga yung safety niya kasi ganun talaga. Sa trabaho nila, hindi mo masasabi kung meron ba aksidente o wala. Pray lang talaga always. Yan, tapos na ma-load at saka ma-secure ni Yondong Praning ang glass. Ngayon, hindi ko lang sa panit punta. Teka lang. Yan, driver. Hanggang dito na lang muna tayo mga kabuko. Abangan nyo yung vlog namin. During sa installation na ng ano, tempered glass. Okay?
Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Pagay and Praning TV. Bye guys. Bye. Thank you for watching mga kabuko. Please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Pagay and Praning TV.